Hi everyone! Welcome back to my channel. Gusto ko lang pong i-share sa inyo ang aking experience about sa product na ito. And pasensya na rin po, and disclaimer lang din po, super super late na ang review ko sa product na ito kasi matagal na siyang patok sa Madlang People and dito sa YT. Ano po ba ang mas the best na foundation ng Maybelline para sa inyo? Ito po bang Fit Me? Or ito po bang Super Stay? Kung pagkukumparahin po natin ang presyo, syempre mas mahal ang Super Stay compared dito sa Fit Me. Pero kung pagkukumparahin naman natin ang lalagyan, mas the best ang Super Stay kasi meron siyang pump. Compared dito sa Fit Me, mano-mano mo siyang ilalagay. At minsan pang nangyayari, napapasobra ang lagay. Pero sa akin naman po, konti lang ako maglagay ng foundation kaya hindi ko pa na-experience na sumobra. Or kung may sumobra man, nilalagay ko na lang sa liig ko. Ang kinuha ko pong shade ng Fit Me is 128 War Nude. Ang kinuha ko naman pong shade ng Super Stay is 220 Natural Beige. Kaya po, okay sa akin ang shade nila, hindi po sobrang puti, hindi rin naman sobrang dark. Pero ang ginagamit ko pong sponge is basa. Mas komportable po akong gamitin yung sponge kasi para sa akin po, mas magandang or mas maganda ang blend niya sa face mo. Yung parabang patag na patag or pantay na pantay. Kasi na-experience ko pagka dry or tuyo, yung sponge na ginagamit is para siyang nagbubuo-buo. Ngayon, nung sinubukan kong basain yung sponge, okay pala yung kanyang blend. Kaya tuwing gagamit ako ng foundation, laging basa na yung sponge. Pati yung mga anak ko, gano'n na rin yung ginagawa nila, no? And masasabi ko rin po, hindi mo kasi pwedeng sabihin na maganda ang isang product kung isang araw or isang beses mo lang siyang gagamitin. Kasi marami akong napanood na reviews about sa product na ito. Isang araw lang nila sinusubukan, parang na-judge na agad nila. Pero disclaimer lang ha, hindi ko naman sila gina-judge dahil sa ginawa nilang yun. May kanya-kanya tayong diskarte kung paano natin mapapatunayan kung maganda nga ang product, di ba? Kung halimbawa sa whitening, hindi naman pwedeng isang araw lang na whitening. Pag sinabing whitening, puputi ka na kaagad, di ba? Para sa akin, itong foundation, maraming beses ko na po kasi siyang nagamit. And una ko po talagang ginamit is itong Fit Me. Okay siya sa akin, wala naman po naging problema. Pero pumatok po talaga itong Super Stay kasi okay naman siya. Kumbaga sa ano, pareho silang magaan sa face. Yun ang gustong gusto ko sa foundation na ito. Pag nilagay mo siya sa face mo, para kang walang nilagay na foundation. Yun ang nagustuhan ko sa pareho nilang dating sa akin. Ito pong Super Stay, nagamit ko siya ng 4 beses, is okay. Nagamit ko siya ng 5 beses, is okay. Nung pang 5 beses, is okay. Pero nung ginamit ko siya, nung pang-anim na beses na, tanda-tanda ko yon mga first week ng January, no? Nung nag-iikot kami sa mall, almost 2 hours pa lang or 3 hours pa lang, ha? Grabe! Sabi ng friend ko sa akin, oh my God, bakit naman ganyan yung ilong mo? Parang nagmamantika na. Hindi ko talaga in-expect na ganun yung magiging effect niya sa akin. Kasi siya na yung lagi kong ginagamit eh. Kumbaga, dinedma ko na to si Fit Me, no? Kasi okay na nga siya sa akin eh. Pero nung pang-anim na beses ko siyang ginamit, hindi ko na-expect na ganun ang magiging effect niya sa akin. As in, sobrang mantika ng ilong ko. Ang ginawa ko, pinatungan ko ulit siya ng powder, pero wala siyang effect. Kaya nagtaka ko. Kaya nung nasabi ko sa sarili ko na, tama nga, hindi mo pwedeng i-judge ang isang product ng isang gamitan lang or isang araw lang. Kaya ngayon, itinigil ko muna ang paggamit dito sa product na Super Stay Foundation ng Maybelline and ito muna ngayon ang ginagamit ko. So far, wala akong nagiging problema sa Fit Me and okay na okay siya sa akin. Minsan nga, hindi ko na siya kailangan patungan ng powder. Aalis ako dito, siguro mga 5 hours ako sa labas, babalik ako,
hindi man lang ako nagmantika or hindi man lang pumangit yung dating ng Fit Me. Kaya ngayon, ito na yung palagi ang ginagamit ko, yung Fit Me na to. Masiyang talaga yung face ko sa mas mura compared dun sa medyo mahal lang konti. Ewan ko sa inyo kung ano ba ang mas the best na foundation, kung Superstay or Fit Me. And disclaimer lang ha, hindi tayo magkakapareho ng skin type. Kaya ang pumatok sa akin, pagmukha, no, ang pumatok sa aking face is itong Fit Me. Fit Me na talaga ang lagi kong ginagamit. And yun lang guys ang aking reviews about sa product na ito. And thank you for watching guys. Sana naintindihan niyo yung review ko, no. Sa akin naman is base lang sa aking experience, ha. Thank you guys for watching. Bye! Thank you, thank you, thank you, thank you.